Ano ba ang pwede nating gawin sa ating 50 pesos? Kayo ba ay may natitirang 50 pesos tuwing namamalingke? So, ano ba yung pwede nating gawin sa 50 pesos na to? Okay. So, magandang umaga mga kababayan at mga kabataan. Okay. Na gusto ko lang i-share sa inyo yung aking experience about Ipon Challenge. Okay? Nagsimula ako sa halagang 50 pesos. And hindi gaanong kalakihan, pero I think pag marami na siya at naipon, malaki na rin. Okay? Is it too late para mag-ipon? You know? Kasi magde-December na. So I think meron pa akong mga ilang linggo at ilang buwan para mag-ipon. Okay, ano ba yung pwede kong magawa pag naipon ko ang mga 50 pesos na to? And pwede akong bumili or mag-shopping para sa Christmas gift para sa aking mga relatives, sa aking mga kaibigan. Ganun din, kung mas magiging disiplinado pa ako at madadagdagan ko pa yung aking iniipon, pwede ko itong ipangtayo ng simpleng negosyo. Okay? Dahil mahilig ako sa photography, pwede akong bumili ng camera, ng bagong camera. Or, pwede na akong bumili ng bagong laptop. Kasi medyo luma na yung aking laptop. Okay? So ngayon, sa mga kabataan, gusto kong ibahagi sa inyo yung kahalagahan ng pag-iipon. Okay? So, kung meron kayong nasisave, kahit na 10 pesos, 20 pesos, hindi na masama. Okay? Wala kayong gagawin, kundi, yan. Maghanap lang kayo ng lata. Pwede na yan. Lagyan nyo lang ng butas. At, syempre, i-scotch tape nyo na lang. Para, hindi kayo matempt na buksan. Ha? So, diba? So, meron pa kayong ilang buwan. Okay, meron pa kayong, I think, kung magsisimula kayo ngayon, siguro meron pa kayong 80 days or let's say 75 days, ganyan. Okay, para panggastos nyo. Kasi, alam nyo na, pag December, maraming mga pwedeng bilihin. Pero hindi ko ina-advise na gamitin nyo kaagad yung naipon nyo. Pwede rin na mas dagdagan nyo pa. Okay, another way na pwede tayong makapag-ipon ay yung mga halimbawa kung meron tayong mga gamit na hindi na kailangan na hindi nyo naman talagang ginagamit madalas, benta nyo na lang, lalo na kung medyo hindi na uso. Ayan. Okay. So pero isa sa mga gusto ko pang isa sa mga bagay na gusto ko pang ibahagi sa inyo ay yung dinownload kong application sa cellphone. Okay. So, meron tinatawag na Ipon Challenge. Okay? So, ayan. So, yung Ipon Challenge, okay, hindi ko sana nakikita nyo. Okay? Yan yung challenge. So, pwede kayong pwede kayong makapag-save kahit 50 pesos lang. Ayan. So, wala kayong gagawin kundi i-download yung Ipon Challenge sa Play Store. Ayan. So, yun yun. So, the Ipon Challenge. Okay? So, malaking tulong to. Eh, dahil naka-install na to, sinubukan kong gamitin. At dito, nakalagay kung magkano yung gusto mong i-save. Okay? So, sinubukan ko yung 50. Hindi naman talaga importante na magsimula ka kaagad sa malaki. Subukan mo muna yung maliit para hindi mabigat. So, pag naging nasanay ka na, naging habit mo na ang mag-save, yan, hindi ka na mabibigatan. Okay? Hindi naman masama kahit maliit lang ang simulan mo. Okay? So, ang gagawin mo lang, okay, check mo lang yan.
Ang nakakatuwa dito ay ipapakita niya sa inyo kung ano yung progress mo, kung ilang percentage na yung na-achieve mo doon sa goal mo, at ilang oras. Okay, halimbawa, sinubukan ko muna na 100 days. Ayan. So, 100 days muna yung plano kong gawin. At gusto kong i-remind niya ako tuwing alas 11 ng umaga. Okay? Actually, nag-start akong mag-save noong September 12. Okay? At matatapos ito, tamang-tama, December 21. Ayan. Okay. Pero na-realize ko na kung sakaling ma-achieve ko ang challenge na to, kung ma-achieve ko yung goal ko, pwede ko pang dagdagan. Pwede ko pang i-challenge yung sarili ko na mag-save ng mas malaki. Ayan. So sa mga kabataan, try nyo lang to kasi kayo yung mga magaling sa technology. Ayan. Okay? So, try nyo lang i-download and it will be very, very helpful para sa inyo. Okay, para ma-track nyo ang inyong pagsisave. Okay? Pero, syempre, kung ma-achieve nyo na yan, hindi ibig sabihin gastos nyo na yung pera. Okay? Pwede nyo siyang dagdagan. Okay? Ayan. Okay? So, kung magawa nyo mga bagay na to, diba? Masaya ang inyong magiging Christmas. Okay? So, ipon lang. And, kahit na maliit na halaga, okay pa rin. Kasi, sa December 21, magkakaroon ako ng 5,000 pesos. Okay? Ganun din kayo. So, hindi pa late. Okay? Kung gusto nyo nang magkaroon ng budget para sa Christmas season, try nyo muna itong ipon challenge. Okay? So, medyo tipid-tipid muna sa paggasto sa labas, pagsweldo, okay? Yung mga nagtatrabaho na, or yung mga students sa eskwelahan, tipid-tipid muna tayo. Okay? So, huwag mo nang gastos ng gastos ng kung ano-ano. Okay? Pwede silang maghintay. Kung gusto mo ng bagong damit or ng bagong sapatos, I'm sure magagawa mo yan pag natapos mo ang challenge na to. Okay? So, ito lang yung masasabi ko. And I'm sure na magiging masaya ang parents nyo pag ginawa nyo ang bagay na to. So, pahalagahan nyo yung mga binibigay sa inyo ng parents nyo, at ganun din sa mga nagtatrabaho na, pahalagahan natin yung pinaghirapan natin. Okay? Yung gimmick-gimmick, medyo set aside muna natin. Sa December na lang. Or, pagka may extra na tayong panggastos. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood ng video. Medyo hindi maganda yung video ko. Okay? So, maraming salamat po. At kung may questions kayo, please leave a question down below. At sasagutin ko inyong mga question para makatulong ako sa inyo, sa mga questions ninyo kung paano simulan ang pag-iipon. Okay? So, once again, maraming salamat at mabuhay po kayo. Good luck sa inyong pag-iipon. At sana magkaroon kayo ng masayang Pasko.